kapusing. So, magandang araw sa lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Mayroon tayong kakaibang gagawin ngayon na tutorial. So, ang gagawin natin ngayon, papakita natin yung kaibahan ng light vehicle to heavy bus. At papakita din natin yung gear system ng light Mercedes-Benz at light na Hyundai van H1. So, gano'n sila kadali i-drive at saan nakalagay yung gear system nila at yung brake system nila. So, yun. Ito, basic na basic lang to sa aking mga kasamang alien dito sa Qatar. Kasi sanay na kami. Sa siguro sa mga kasamahan ko dito ng Pilipino, halos sa Pilipino dito, nagre-range na ng 10 taon pataas yung mga edad nila dito sa trabaho namin. Kasi last na dispatch ng mga arrival ng mga Pilipino dito para sa kumpanya namin, last 2011. So, ngayon, anong year na ngayon? 2021. So, 10 years na ang nakalipas. So, ngayon, kung tabayanan nyo yung channel ko, baka makapagbigay sa iyo, makapagbigay ako sa inyo ng tip kung saan ng legit na agent o agency na ano, yung legit na agency para sa applyan ng bus driver dito sa Qatar. Kadalasan dito ang ginagamit ay mga automatic na. Hindi ginagamit dito yung manual. Bihira lang. May mga manual man dito pero hindi gaano ginagamit. So, yun. Dahil sa atin kasi, yung kalsada sa atin, pataas, pababa. So, mas accurate doon yung manual. Kasi yung automatic, pagka paangat, talo na sa manual. Kasi uubos yung puwersa niya. Okay. So, tara, punta tayo sa bus para maipakita ko sa inyo yung kung ano-anong klaseng mga bus na nandito. Saka yung shifting gear niya, saan nakalagay, push button, saka yung brake system niya. So yun na, may limang klaseng sasakyan dito ngayon na maaari nating magamit o maaari nating paandarin para makita niyo yung mga braking system, gear shifting nila. Okay, tara! Yan, Mercedes na naman tayo. Pakita ko sa inyo ang kaibahan ng Mercedes. Nakikita nyo, ito siya. Hihilahin lang to para yung release ng brake niya. Halimbawa, ito. So, ito yung susian niya. Yan. Nakikita nyo, yan. Yan yung susian ng Mercedes. Tapos, yan. Yan lang muna siya. I-click para... yun, nagre-react na yung engine niya. So, napakadali lang. Ito yung gear niya. Reverse, neutral, drive. So, ngayon, nandito tayo sa park. Ang gear system nito, ito lang siya, button na to. Ito yung button na to. Kung makikita nyo, yan, mayroon siyang reverse, neutral, drive, and park din. Post nyo yan pataas, yan yung reverse. So, drive. So, yan lang. Ganyan lang kadali. Drive, reverse, neutral, park. So, yung... ba, ito, panda rin natin. Yan. So, nandito yung... ito yung... pedal niya. Ito yung brake. Ito yung accelerator. So, wala siyang... wala siyang clutch. Kung makikita nyo, wala siyang clutch dito. Ito naman, itong pedal na to, kung makikita nyo, yan yung brake system. Press nyo para tulak nyo siya, yan yung parang maxi niya. See, subukan natin. So, ito yung release ng brake niya. Yan. Halimbawa, aapak tayo ng preno. So, ito yung preno niya. Hapag tayo. Ngayon, re-release natin yung brake niya. Yun. Pumitik yun. Pumitik to.
Ibig sabihin na release yung maxi natin. So, para sa reversing naman, ito, i-reverse natin siya. Oops, yun. Nakita nyo doon. Okay, so ready to reverse na siya. Ganun nyo? Ready to reverse na. So, ganyan lang kadali ang pag-drive ng Mercedes. So, i-drive na natin siya. Ganyan nyo. Drive natin siya. Okay? Oh. Saglit lang. So, yan lang. Reverse. Then, neutral. Drive. Yun. Yan lang kadali ang pagdadrive ng automatic na Mercedes-Benz. So, walang hassle. So, okay. Doon na naman tayo sa Hyundai. Okay. So, yung susiyan ng Hyundai, ito yon. Ito yung ano ng Hyundai, dashboard niya. So dito nakalagay yung susian, yan. Ito naman yung gear niya. Ito yung automatic na Hyundai. So yun, ang doon sa baba is brake and accelerator lang. Wala siya yung clutch, kasi sa yung clutch para sa ano lang yun, manual. So ito yung sa Hyundai. So ang gagawin natin ngayon, ikukumpara natin yung Hyundai sa Mercedes-Benz. So sa pag-ano nito, yung Hyundai, nandito yung gear niya. Tapat nyo lang reverse, neutral, drive, yan. So yan yung gear ng Hyundai. So ngayon, lagay muna natin sa park, kasi ilalabas natin to para makita nyo kung ano yung kakaiba ng Mercedes tsaka Hyundai. So nandito yung yung brake handle nya. Ito nandito yun. Okay. Pagka nakadrive kayo, ngayon hinto kayong ganyan, neutral nyo muna bago nyo hilahin yung Torino tsaka nyo i-parking, kasi isang mitya yan na aabante pa yung sasakyan pagka i-diretso nyo park tapos lagay kayo ng Torino. So yun, 9 meters low floor, so hindi siya mahaba, napaka-exe lang yan mo. Maiksing bus lang. So ito yung ginagamit din dito, isa. So titignan natin yung gear system niya at saka brake system. Paano o gaano kadali. So ito yung loob niya, yan. Okay, so ilan lang yung mga seating capacity nito. Mabibilang lang, hindi siya gaano maramihan. So mayroon pang precautionary, kaya halos 10 lang yung pwedeng isakay nito. So ngayon, pupunta tayo sa gear system. Ito yung ikukumpara natin sa atin sa Pilipinas. Ang hirap, o hindi naman mahirap, kasi sanayan lang din doon sa atin. Ito yung switch button niya para sa start. Ngayon, ito yung balance ng, makikita nyo, sa air below niya. So ito naman yung hazard, mga lights. So ito yung system ng gear. Tatlo lang din.
neutral reverse drive maxi. Ito yung brake lock. So ito yun siya. So napakadali. Kung ikukumpara mo sa atin sa pagda-drive sa atin, medyo mahirap yung sa atin kasi manual. Pero mas malakas yun kaysa dito. Mano kasi dito, yung kalsada dito, halos plain lang. So, hindi kailangan ng yung manual na no gear. So, kahit ito, mga automatic na mga gear na. Ito yung brakes, ito yung brake niya, acceleration. So, dalawa lang din, wala siyang clutch. Wala siyang clutch. So, ganyan. Ganyan lang kadali. So, ito yung AC. Yan. Sa aircon niya. Adjust mo yan. So, kung ikaw ay nagbabalak na mag-apply ng ibang bansa, tuloy mo yung plano mo. Kasi, hindi ka mahihirapan mag-drive dito. Madali lang mag-trabaho dito o mag-drive ng bus dito. Tingnan nyo. Yan lang kadali. Tingnan nyo. So, punta na naman tayo sa 12 meters. Punta sa 12 meters. So, yun. Ito yung 12 meters. Yun, mahaba. Ito, mahaba-haba itong bus na to. Marami-raming capacity. Yan. So, double door din siya. Ngayon, titignan natin yung ano niya. Gear system at saka brake system. So ito yung loob niya. Yan, marami yung sakay. Marami yung laman. So dito tayo sa gear system niya. So ganun pa rin yung gear system. Naka-automatic din siya. Drive, reverse, reverse, neutral, drive. So ganun din, walang pagbabago. Ito yung sa preno niya. So parking and drive, so release yung brake pagka na paalis ka na. So ito naman yung pagka ilak mo yung brake. So ngayon yung switch button lang din lahat, pati yung sa start. Yan, start yan yon. So yung susi hindi na kailangan kasi naka automatic na switch button na lahat, mga lights. So ito yung 12 meters. Yan yung 9 meters. So walang, kung ikukumpara mo talaga sa Pilipinas, magdadrive ka medyo hassle. So dito napakagaan, napakadali. Okay, so punta tayo sa coach. So ito yung coach bus. Ito yung coach bus. Kadalasan ito sa atin, maraming gumagamit sa atin ito. Yung mga Victory Liner tsaka yung series liner. Yan, ito yung mga ginagamit sa atin, coach bus. So ito, yan. So ngayon titignan natin yung brake system at saka ano nya, gear system. So ito yung loob nya. Yan. So ito yung gear system nito. Yan, parehas lang din. Neutral, reverse drive, maxi. Wala siyang retarder. Ito signal lang nandito, ito signal lang to, kaliwa kanan. Yan. Wala din siyang ito, wala siyang pedal ng clutch. Ito ano din to, sa starter switch. Puro push button lang. Ayan, hazard sa pinto. So ngayon, yan, pedal niya ng acceleration at saka preno. Same lang. So, napakadali. Kung ikukumpara niya sa atin, sa Pilipinas, ay mas malaking diferensya ng mga ibang bansa o mag-a-apply bilang bus driver. Tuloy mo. Kasi yung pag-drive sa atin sa Pilipinas,
dahil manual yung ginagamit natin doon, at isa pa, yung kalsada doon napakaiba, at even yung kalsada doon at salubungan lang yung linya ng kalsada, one in lang, kumbaga salubungan. So dito napakalawak ng kalsada dito, bihira lang may kalsada dito na salubungan, yung nasa looban lang, yung mga busy area. So ngayon, sa bus naman, yung mga gear shifting dito, o mga gear system nila, braking system, malaking pagkakaiba sa mga bus natin na ginagamit sa Pilipinas. Kasi manual ang ginagamit natin sa Pilipinas, bihira lang may automatic, maliban lang sa sentro ng Maynila. So ngayon, ang pag ito yung gear system, dito yung lock ng brake, o tinatawag natin maxi, bilang driver maxi. So ito, magda-drive tayo. Yan, i-drive natin yan. Pasok na. Ngayon, re-release natin yung maxi. Okay? So yan, tara. Papakita ko sa inyo ang kaibahan ng maliit na van at bus. So ngayon, kung makikita nyo sa side mirror, yun, yung side mirror kasi kailangan yung tignan yan, kasi pagka diretso kayong liko at hindi kayo tumingin dyan sa side mirror na yan, posible kayong sasagi o sasabit yung likuran nyo. So yan, pag bus yung dala nyo, mahaba. Okay? So dikit dyan sa gutter. Kung sa Mercedes na o maliit na van, pwede kayong dumikit dyan sa gutter. Pero sa ngayon, pag bus dala nyo, huwag kayong dumikit sa gutter, dahil siguradong kayo isasampa, dahil mataas o malaki yung dala nyo, mahaba. So pagka sa ikutan naman ng runabout, didistansya ka sa gutter. Ilayo mo siya para hindi ka sasabit. Yan, kung makikita nyo, parang nilalagpas ko lang siya sa gutter, pero hindi siya sasabit. Yun ang pagkakaiba sa bus at saka van. Okay? So, yun. Sana nakabigay ako sa inyo kunting idea o kunting tip sa pagdadrive ng bus at saka van. Antabayan lang nyo yung channel ko, kasi kung ikaw ay interesadong mag-apply sa ibang bansa bilang bus driver, makakapulot ka. O hindi man makakapulot, makakawa ka ng idea sa mga agency na legit. Bibigyan kita ng legit na agency. Sana yung nakapagbigay ako sa inyo ng magandang tip para sa ating mga kapang Pilipino na gustong mag-apply sa ibang bansa o mag-trabaho sa ibang bansa. So, ganun po kadali yung pagdadrive dito. At yung mga bagong driver din, sana napigyan ko rin kayo ng konting idea. So, tabayanan nyo yung channel ko, at sa susunod ng mga vlog ay ipigyan ko kayo ng tip para sa pagkuha ng lisensya dito o police test dito, na may, kasi mahigpit yung police test dito. So bibigyan ko kayo ng idea para doon, para iwas din sa, hindi naman sa totaling 100% ka makakapasa na sa pagka-drive mo yun, konting idea lang na makakatulong sa'yo. So sa sunod na mga vlog ulit, kita-kita. Maraming salamat sa panonood. Sana ay lagi kayong mag-ingat dahil sa ating sitwasyon ngayon sa pandemic. So, kita-kita sa susunod na mga vlog. Bye-bye!